Sa isang mixing bowl nga ay magkakrack tayo dito ng tatlong buong itlog. Ayan, so bali tatlong buong itlog po ang ating ilalagay dito. Kung meron po kayong large egg, tatlo yung ating gagamitin dito. Pero kung medium or small to medium egg ang inyong gagamitin dito, ay pwede kayong magdagdag ng isa, bali apat na itlog. Tapos gagamit tayo dito ng ating chucky, ibubuhos natin dun sa ating itlog. Napakasarap ng ating recipe ngayon na hindi mo akalaing pwede natin itong gawin sa ating chucky. O diba? So gupitin lang natin yung ating chucky. Pagkatapos ibuhusan din natin dun sa ating itlog. Lahat ng ating chucky ang ibubuhos natin dito. Bali 350 ml po ito ng chucky. So kailangan talaga hindi malamig yung ating chucky para hindi siya mahirap iluto mamaya. Haluin lang natin at maglalagay tayo ng konting sugar lang guys. Kasi matamis na yung ating chucky dito. So kailangan konting sugar lang. Pero kung gusto mo yung matamis talaga, pwede naman dagdagan nyo yung sugar. And then maglalagay tayo ng 1 cup ng ating all-purpose flour. And then 3 batches ang ating ilalagay dito. Huwag natin bibiglain lahat ng 1 cup ng ating flour para hindi siya magbuo-buo. Haluin lang natin siya ng maigi hanggang sa ma-dissolve na nga yung ating flour dito dun sa, or mag-corporate dun sa ating butter. Ayan niya guys, kung meron po kayong butter or margarine, pwedeng-pwede po natin yan lagyan. Pero dahil hindi natin available, hindi siya available sa atin, eh pwede naman wala na lang. Maglalagay tayo ng konting vanilla para may pandagdag aroma lang at may pandagdag lasa. Haluin lang natin siya ng maigi. Kung makikita nyo guys, nagbuo-buo yung ating flour dito kasi hindi natin siya na-sift. Kailangan talaga sifted yung ating flour. Pero meron po tayong other way ng pag-sift nito. So, kailangan ay i-drain natin to sa ating strainer yung ating butter dito para talagang maganda yung kanyang texture or matanggal yung buo-buo na yan. Ayan nga guys, meron po na po tayong TikTok account. Ayan, nilalagay ko yung link dun sa ating description box. Yung ating TikTok account ay Happy Tammy RD. Ayan, so meron na po tayo ngayong 8,000 followers sa ating TikTok. Kaya mag-follow na kayo doon. Napakarami din natin itong mga videos, mga PR package review, mga unboxing, at mga kaibang kalokohan. Ayan, meron na din po tayong Facebook page. As of now, meron na po tayong 15,000 followers sa ating Facebook page. Doon ko din po ina-upload yung mga shorts video, yung mga PR package din, at mga unboxing ng mga ating mga sponsors. So, ayan. So, may batch lang ang ating pag-drain dito. Hindi kailangan talaga lahatin natin. So, kailangan talaga guys, matanggal yung buo-buo na yan kasi hindi siya maganda pag linuto natin. Makikita niyo siya guys mamaya. Medyo talaga, meron talagang buo-buo. Alam mo yung kumakain ka ng cupcake, pas pagkakagat mo, meron kang makikitang flour pa doon na buo. Yan yun guys, yun yung sinasabi ko. So, kailangan talagang matanggal yung mga buo-buo na yan. So, yan talaga yung pag nagbe-bake ka talaga ay kailangan sifted yung ating mga dry ingredients para hindi talaga siya magbuo-buo. And then pantanggal din kung meron siyang mga insekto or kahit anong mga ano para lang maging safe lang tayo, di ba? So ayan, tapos na tayo. Kung makikita nyo kanyang consistency ng ating butter kapag na-drain natin ito sa ating strainer or na-sift, ano bang tawag dyan, basta kinanhan natin yan. So makikita nyo consistency ng ating butter dito ay napakaganda at napaka-smooth na lang niya. So kung makikita nyo, parang liquid na siya. So ganitong texture, ganitong consistency ang kailangan natin. So set aside lang muna natin, kunin natin yung ating induction cooker. And then gagamit po tayo ng kakaibang pan, yung ating rectangle pan or square pan, ano bang tawag dyan, basta mula po yan sa carrot. And then grease lang natin siya ng konting oil para hindi dumikit yung ating mixture, yung ating butter dito. So sa mga nagtatanong kung saan natin nabili yung ating induction cooker, ay nabili lang po natin to sa Lazada at Shopee. Lalagay ko na lang yung link sa ating description box sa baba. Ayan, mag-scoop lang tayo ng ating butter dito and then lutuin na natin dito sa ating rectangle pan na kakaiba. So kakaiba din ang pagluluto natin dito dahil hindi mo akalain pwede natin itong gawin. So bali itong square pan or rectangle pan, ganito talaga yung kanyang way ng pagluto dito. So kung makikita nyo, roll lang natin siya. Huwag po natin siyang
kalalakasan yung apoy kasi masusunog yung ilalim ng ating niluluto dito. So mag-grease lang tayo ulit ng oil and then mag-add pa tayo ng another batch. So bali i-roll natin ito hanggang sa makabuo tayo ng malaking bilog. Nakikita nyo guys mamaya ganyang final output. Napakaganda at napakasarap niya guys. So yung ating apoy dito ay low to medium lang. Kung mas maganda kung low na lang yung gamitin para hindi agad masunog yung ilalim ng ating niluluto. So repeat the process lang kung makikita nyo. Hindi ko kasi ma-explain kung anong tawag dyan sa pag-ano nyo yan. Kasi mayroon ako nakita sa mga Facebook at sa mga ibang content creator, ganito yung ginagawa din nila. Pero yung atin ay kakaiba. Ginawa natin ng twist, o diba? Yung kanila kasi ay itlog lang guys. Ang nagawa na sila ng sunny side up. Sunny side up, hindi yun. Basta nagawa lang nila silang egg mixture. Pagkatapos ganito yung ginawa nila. Yung atin ay nilagyan natin ng chucky para kakaiba talaga. Ayan, so luto na siya guys. Kailangan lang natin ay makompress ito para hindi siya matanggal. Ayan, kung makikita nyo, natanggal siya guys. So, kailangan talagang madikit siya dun sa ating iba pang, basta dumikit lang siya guys. Medyo nawawala yung ating ano ngayon eh. So, ayan guys, tapos na siya. Dumikit na siya. Lagyan lang natin ng konti pa para medyo madumikit talaga dun sa ating ginagawang recipe. Hindi ko alam kung tawag dyan. Ano pang pwedeng itawag dyan? Mag-comment nga kayo sa baba guys. Ayan, may masabi lang. Ayan, so tapos na ito. Makikita nyo yung final product nito. Napakaganda guys. Lalo na pag hiniwan natin siya mamaya. Napakaganda. Makikita nyo, di ba? Grabe naman yon. So kung makikita nyo, ay medyo mapangitingnan sa labas guys. Pero sa loob, kung makikita nyo, ayan no. Kung makikita yung umuusok-usok pa yan guys. So, hindi siya fully cook, half cook lang siya, guys. Kung makikita nyo, pero napakasarap din, guys. I-drizzle natin yan ng konting maple syrup or pwede rin kayong mag-drizzle ng chocolate syrup or kahit wala naman. Or kung meron po kayong butter, grease nyo ng butter para mas lalong sumarap at lagyan nyo ng konting sugar or cinnamon para mas lalong sumarap, o diba? So, ito na, guys, yung ating napakasarap na recipe. Di mo kakalaing chucky lang at itlog ang ating ginamit dito. O di ba napakasarap at napaka-creamy na niya guys. Napakaganda. So ano pang hinintay mo? Gayahin nyo din yung sa inyo at huwag mo kong ilimutan itag sa ating Facebook page, Happy Tummy by RD. Maraming salamat sa panonood. I hope ay meron po kayong natutunan dito sa ating napakasarap at kakaibang recipe na ating inihandog para sa inyo. Maraming salamat sa panonood. See you again sa ating mga susunod at kakaibang recipe. God bless.